Let's balls! May bola ako. Sandali, papakita ko sa inyo. 5 kilos. Oh my God. Pang-exercise ko. Oh. 2018 tax amnesty. Ipinangako ng ating Presidente Duterte na gusto niyang pirmahan bago matapos ang 2018, December 31. Hawak ko ngayon, ayan, hawak ko ang mga house bills. Ha? House Bill 7105, House Bill 3832, Senate Bill 920. Yan, mga tungkol ho yan sa tax amnesty. Tinitingnan ko kasi, kinocompare ko kasi sila sa isa't isa. At alam nyo ba, nalulungkot ako nung binasa ko tong mga Senate Bill, House Bill. Akala ko, may sariling kaisipan, independent yung mga congressmen at saka mga senators. Eh, Panginoon ko, pare-parehas yung kanilang ipinasang batas. Very minimal yung pagpapapalit. Bubulol na ako. Akala ko ba matatalino kayo? Eh bakit? Bakit kayo nagkokopyahan? Hindi ba? O pag-usapan natin yung kopyahan. Sino ba ang nangongopya sa eskwela? Yung matalino o yung bobo? Sagutin nyo nga. O since wala naman tayong masasagot dyan, eh wala akong magagawa kung hindi nyo naman ako iniimbitahan sa hearing para marinig nyo yung boses ng mga nagpa-practice, yung mga tax specialista. Ni minsan sa buhay ninyo, hindi kayo naging tax specialist eh. Diba? Okay, so kung ayaw nyo kung na invite sa hearing, o dito na lang ako magsasabi kung ano yung mga nakikita kong weaknesses ng 2018, ha? 2018 proposed tax amnesty. Okay. So, para mas madali, para dun sa mga common tao, yung mga taong nagnenegosyo, na siyempre dapat most of the time nasa negosyo ka kaysa sa taxation ka, kasi ang taxation expense on the part of businessman o businesswoman, pero sa gobyerno revenue yan, sa tao negative, sa gobyerno positive. So tutulungan ko po ang dalawang negative, ang isang negative at isang positive, na maintindihan ano ba yung coverage ng tax amnesty. So, na-discuss ko na yung introduction sa coverage ng tax amnesty. So, sabi ko nga, may tatlong coverages yung tax amnesty. May coverage sa person, sa period, saka sa tax. So, upisahan ko lang sa person. Okay. So, dalawang klase ng tao pagdating ho sa taxation at sa tax amnesty. In general, yung tinatawag hong individual at saka non-individual. Ayun. Naintindihan nyo? Individual at non-individual. Teka lang, commercial! Ngayon, ang tanong eh, Sir, anong ibig sabihin ng individual? O, anong ibig sabihin ng non-individual? Simple lang po yan. Pag sinabing individual, natural person. Ano naman yun, Sir? Natural na person? Hindi ho. Pag sinabing natural in natural person pagdating sa taxation, ang ibig pong sabihin yun, tayong mga buhay na tao. Ikaw na nakikinig sa akin, ako na nagle-lecture sa iyo, tayo'y mga buhay na tao. Yan po yung individual. Okay? Now, dun ho sa non-individual, yan yung napakadami. O, isa-isahin natin, ha? Non-individual. O, yung alam na alam mo na, corporation.
Ano pa? Partnership. Yun. O, ano pa? Yung church. Ayan. O, yung church. Yung mga sinichurch. Yung sinisimbahan ninyo. Pwede ho siyang mag-avail ng tax amnesty. Sino pa? Yung estate. Ha? Yung trust. Yung mga trust agreement. Non-individual ho yan. Pwede ho yung mag-avail ng tax amnesty. Sino pa? Cooperative. Ayan. So, marami ho yung non-individual. Pag hindi ho humihinga, non-individual ho yun. Maliwanag ha? Pag hindi ho humihinga, non-individual. Pag humihinga, individual ho yun. So, pwede ho kayong mag-avail. Okay? So, ako ho ay nananawagan sa mga miyembro, siyempre miyembro, stockholders, partners, kooperatiba, yun yung mga members nyo, mag-avail na ho kayo ng tax amnesty. Kasi ho, mawawalan ho kayo ng dalawang klase ng problema. Number one, criminal, and number two, civil, fine, penalty, surcharges. Ayan. At saka harassment sa BIR officials, yung mga corrupt. O nga pala, sa appellate division, may didiscuss ako dyan, ha? Yung mga isang lawyer dyan sa appellate division, dapat nang pak, sipain sa puwet, pak, tanggalin na dyan, ha? Masyado ka ng matagal, ha? Okay. Ito po ang coverage ng tax amnesty. Individual, non-individual. Yung gusto hong turuan ang mga taong walang alam sa tax amnesty, let me teach you, let me be your tax specialista, let me be your mentor. Okay, so alam na nun natin sino ang cover niyan. Yung susunod na video ay tungkol ho sa period. Hindi ho yung period na sinasabi ng misis mo sa'yo. Ha? Hindi yon. Yung period ho tungkol sa tax amnesty sa susunod na video. Huwag niyong kalimutan! Bumili na ako kayo ng libro ko. The Books of Entries. Puro entry ho ito tungkol sa taxation. Yung entry sa financial at saka managerial, yan ho yung nagpapahamak sa inyo at nagpapataas po ng inyong tax liability. Bili na!